sa Panginoon. Uy, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa pag-click mo sa video na ito. Sa hapon na ito, ay ang gusto kong ibahagi sa video ito ay about money. Ito ay tungkol sa pera. Tunay nga na sa panahon ngayon, panahon ng pandemic, ay maraming nawalan ng kabuhayan at naapektuhan yung kanilang kabuhayan at pinoproblema talaga natin. Ang malaking, isang malaking struggle ng karamihan ngayon ay kapirahan. Kaya sa video na ito, tumuto ka hanggang huli at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa usapan na ito. Ayan. Let's start. Okay, umpisa natin sa unang paraan kung paano susolve yung ating pera problem. Ano po? Ito yung kauna-unahan na nakakalimutan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ano po? Sabi ng Biblia sa Mateo 7:7 ay ito po. Basahin natin para makita natin. Mateo 7 verse 7, ang sabi po dito ay humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yan po ang common mistakes yan ang karaniwang pagkakamali po ng mga tao sa panahon natin ngayon, ano po? Kasi ito ang nakakalimutan na nila na lumapit sa Diyos. Kasi marahil ginagamit nila yung sarili nilang kalakasan. Although, oo, kailangan natin gamitin ang ating lakas para tayo ay magtrabaho at humanap sa mga paraan sa ating mga problema. Kailangan natin talaga magpunyagi at kumayon. Pero ito yung isang nagiging nakakalimutan natin na parang nagiging last resort natin o last option natin ang Panginoong Diyos. Ito ang dapat unang-unang nagiging solusyon natin pagka tayo ay humaharap sa mga problema gaya nito ngayon sa panahon natin, panahon ng pandemic. Nagiging problema sa atin ang kapirahan, nagiging problema natin, nagiging struggle natin ng financially o bukod pa sa sakit na kumakalat, apektado pa yung ating mga kabuhayan. Nawa sa ating pang-araw-araw na buhay o sa pag tayo dumadating sa mga ganitong problema, lalo na financially struggling ka, huwag mong kakalimutan na humingi sa Diyos. Yan yung unang-unang dapat na huwag natin kakalimutan, na tayo ay lumapit at humingi sa Panginoong Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos ay andyan lamang po na handang tumulong at magparanas ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya huwag nating ilalagay sa last option ang Panginoong Diyos, kundi ito ay nasa una dapat, nasa una siya. Humingi tayo sa Panginoong Diyos at siya ang bahala na magbigay ng direksyon sa atin para tayo ay masolve yung ating financial problem o yung kung tayo man nag-i-struggle financially. Una nating lalapitan at dadalangin ang dapat ang Panginoong Diyos. O yung unang bahagi, ang paghingi. Paghingi sa Panginoon. Kasi ang siyang napakayamang Diyos, hinihintay lamang niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Okay, let's proceed sa number 2. Ang hard work. Ang hard work, mga kapatid. Kung babasahin natin yung Kawikaan Jis, talatang 4 hanggang 5, ito po yung sabi doon. Basahin natin sa Bible para makita natin. Ang kamay na tamad ay tiyak na maglarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak
Verse 5, ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Hard work. Matapos na tayo ay humingi sa Panginoong Diyos, siyempre kailangan natin kumilos. Hindi babagsak sa harapan natin ang biyaya ng Diyos. O kailangan natin itong paghirapan, o kailangan natin magtrabaho, kailangan natin magpunyagi, kailangan natin magsikap. Kasi kung puro dasal lang tayo ng dasal sa Panginoong Diyos, and then hindi naman tayo kumikilos, it's useless. Kasi faith without works is dead. Sabi nga sa libro ni Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya ang panalangin natin, ang paglapit natin sa Diyos, ito ay samahan natin ng pagsisikap, tiyaga, at pagpupunyagi. Kumilos tayo na, siyempre, kung tayo nag-i-struggle na financially, dapat tayo ay mas lalo nating pagpursigihan yung buhay natin o yung paghahanap buhay natin. Although ngayon, sa panahon ngayon, apektado ang mga hanap buhay natin, pero God will make a way, kumbaga, na para makasurvive tayo sa pang-araw-araw na buhay. Meron siyang ibinigay ng mga skills sa atin, mga abilities na pwede nating magamit para sa ating ikabubuhay. Kung ikaw ay mahilig magnegosyo, diba? Magnegosyo ka. Kung ikaw ay may mga kakayanan, marunong kang maggupit, marunong kang magkumpuni ng mga appliances, gamitin natin yan para, lalo na sa panahon ngayon na medyo mahirap talaga ang buhay, kailangan talaga gamitin natin yung mga skills na yan o yung mga kakayanan natin na yan para masolve yung ating financial problem. At kapag, paalala lang po, pagka tayo ay kumikita na, pagka kumikita na tayo, may pumapasok na income sa atin, don't forget na mag-save. Kailangan po meron tayong savings, kailangan meron tayong ipon. Kailangan kasi yan, pagka meron tayong naiimpok sa ating mga kinikita, sa ating pagtatrabaho, o sa ating mga tinatangkilik, sa ating ikinabubuhay, huwag kakalimutan na mag-save. At pagka ikaw ay marunong na mag-save, o meron ka nang na-save, pwede mo ito ulit i-invest sa mga sideline para mas dumami pa ang iyong source of income. At yan yung pupuntahan natin sa ikatlong part, ang invest in many ventures. Kumbaga, hindi lamang sa isang pagkakakitaan ka magpo-focus, kundi ito ay dagdagan mo pa. Kasi sa panahon ngayon, hindi natin alam kung alin yung makapagbibigay talaga sa atin ng magandang income. Sabi nga dun sa mga ngaral, sa isa, sabi niya, hatiin sa pito, sa walo ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasama ang mangyayari sa mundo. And then verse 6, sabi niya po ay, sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi, hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Invest in many ventures, kumbaga, lalo na ngayon na meron tayong mga problemang kinakaharap, na as possible ay dapat hindi lamang isa yung iyong pinagkukunan ng pagkakakitaan. Kasi hindi naman natin alam, for example, meron kang trabaho. Gaya nito, nung panahon ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Pero kung ikaw ay may mga existing ng sideline nung panahon na ikaw ay nagtatrabaho, ay kaya mo talaga mag-survive. Kasi kahit nawalan ka pa ng trabaho, meron pa rin mga another source of income na pwede mong pagkakitaan o magpapasok sa'yo o mag-generate pa ng ibang income sa'yo. For example, dalawang sideline mo bukod sa iyong trabaho. Kung nawalan ka man o na-off ka man sa trabaho, meron ka pang mga sideline o mga another source na pwedeng pagkakitaan. Kaya hindi mo ganong iindahin ang pandemic o hindi mo ganong iindahin ang mga
problema financial kasi ikaw ay nakahanda kumbaga sa panahon na yun. Kasi tulad nga nung sinabi sa mga ngaral na kailangan para ang namiminwit, hindi lamang isang binwit yung gamit mo, kundi at least sana dalawa or tatlo, para kung wala mang kumagat doon sa dalawa, meron ka pang isa na bala. Ganun sana sa ating pamumuhay, ano po, kumbaga, na lalo na kung gusto talaga natin na makaahon sa kahirapan o makasurvive sa panahong ganito na nag-struggle ang marami sa kapirahan, gusto natin masolve yung problema na yun. As possible, dapat hindi isa lang yung pinagkukunan natin. Kailangan gamitin natin yung mga kakayanan or iba pa na skills natin para makagawa pa ng ibang source of income. Kung halimbawa ay sabi ko kanina na kung ikaw ay may trabaho na at marunong ka ng nag-iimpok ka, meron kang savings, yung mga savings na yan ay pwede nating gamitin pa sa ibang investment para makapag-generate pa ng iba pang mga source of income. Kaya sana yung ikatlo na yan, invest in many ventures. Kumbaga, as possible, dapat hindi lang iisa yung ating pinagkukunan ng pagkakakita. Punta naman po tayo sa ika-apat na kung paanong susolusyonan yung ating mga problema na pinansyal. Ang sabi po sa Proverbs 3, punta pa rin po tayo sa Proverbs 3, verse 9 and 10. Ito po yung sabi. Basahin ko po sa inyo. 9 and 10, ang sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga po, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Proverbs 3, verse 9 and verse 10. Ito yung ano, yung isa sa susi din para sa maunlad na pamumuhay niyo po. Dumalangin tayo sa Panginoong Diyos, binigyan niya tayo ng kabuhayan o binigyan niya tayo ng pagkakakitaan, marunong tayong mag-invest, na meron tayong nag-i-invest tayo, maraming mga source of income na napumapasok sa atin. Ito yung ika-apat yung give back. Kailangan marunong tayo magbalik. Magbalik sa Panginoong Diyos. Although mayaman ng Diyos, hindi niya kailangan ng pera na mula sa atin. Kumbaga. Pero ito yung isang susi para mas lumago pa yung ating kabuhayan. Dapat matuto tayo magbalik sa Diyos. Hindi personally sa Kanya, kumbaga, pero pwede sa Kanya mga lingkod, sa mga taong deserving tulungan, sa gawain ng Diyos, sa kanyang mga ministry, yan, pwede tayong magbigay dyan ng ating mga kinikita, yung mga pumapasok na income sa atin, mayroong separate part na pwede nating ibigay sa gawain niya o sa mga bagay niya. Kasi yan yung isang susi din para mas magpatuloy yung ating maunlad na pamumuhay. Dadating yung panahon na talaga hindi ka na mag-i-struggle financially. Kasi sabi, kumbaga, parangalan daw natin si Yahweh. Parangalan ang Diyos, kumbaga, sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. And then sabi nga doon sa verse 10 ng Proverbs 3, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan, tapos yung kamalig daw ay lagi nang aapaw. Yan yung isa sa mga susi din ng maunlad na pamumuhay. Dapat ay marunong tayo magbalik ng ating mga tinatangkilik sa Diyos. Kaya hindi puro sa atin lang, kundi nagbabalik din tayo sa Panginoong Diyos. Kasi titignan po natin na ang kamay na tikom ay hindi makakasahod basta-basta ng mga pabagsak na biyaya. Kaya dapat marunong tayo magbalik. Okay, let's proceed sa ikalima. Ang ikalima po ay ang peso sa isdos. Igalang mo ang iyong ama at ina,
Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Giginhawa. Yung word, giginhawa. Kasi, pag sinabing igalang ang ama at ina, hindi lamang ito sa pagsagot ng po at opo, kundi kasama dito yung pagtulong, yung pagtanaw ng utang na loob sa kanila, sa ginawa nila sa atin nung tayo ay mga maliliit pa, hindi natin kayang mabuhay sa sarili nating kakayanan, sila yung umalalay sa atin. Ito naman yung panahon na tayo naman ay may kinikita na, tayo ay merong kabuhayan at sila ay medyo mahina na, dapat, or dapat kahit hindi pa sila mahina, dapat sa panahon na tayo ay kaya na natin mabuhay at kumikita na rin, may sariling income na pumapasok sa atin, huwag natin kakalimutan ang ating mga magulang. Hindi siguro pag-uusapan dito kung gaano kalaki. Importante yung naaalala natin sila kahit sa maliliit na pamamaraan. Yan yung isa sa susi para tayo ay maging maunlad din sa ating kabuhayan. Dapat huwag natin kakalimutan. Yan yung ikalima. Dapat respect our parents. Dapat hindi natin sila kakalimutan. Dapat matuto tayong magbalik ng ating mga tinatangkilik sa ating mga magulang. Dahil noong mga panahon na tayo ay mahina pa, mga bata tayo, sila yung nag-provide para sa atin. Ngayon naman na panahon na tayo naman yung may kaya, dapat tayo din naman yung mag-aalaga at nagpo-provide para sa kanila. Yeah, yan yung isa sa mga susi ng maunlad na pamumuhay. Dapat respect our parents. Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa kanila. Yan lamang po yung lima sa mga paraan kung paano i-solve yung ating financial problem. Kasi sana kung napagpala ka or may natutunan ka, may nagkakapulot ka ng mga kaalaman sa video na ito, pagpalain ka ng Panginoong Diyos at sana ay ma-solve mo yung mga problema mo financially, lalo na sa panahon na yun, kumbaga mahirap ang buhay. Pare-paras natin pinagdadaanan yung epekto ng pandemic na yan. Sana tulungan ka ng Panginoong Diyos at God bless you. Sana dadating yung panahon na kung mai-apply mo yung mga bagay na natutunan mo rito, kumbaga mag-succeed ka at i-bless ka ng Panginoong Diyos. Yun lamang sa video na ito. Hanggang sa muling video na i-upload ko, sana ay pindutin mo yung bell notification. Huwag mo kalimutang mag-subscribe kung ikaw man ay bago sa channel na ito. Pwede ka rin mag-comment kung meron ka pang gustong alamin or may gusto kang mga itanong. At huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito. Maraming salamat. Muli ay welcome sa Bro Archie TV. Hanggang sa muli. God bless.